Hello mga ka-love, magandang umaga. Yan nga pala ay super late upload na. Yan nga ni pala ay nung nagbakasyon pa kami sa Maynila. Sayang naman kung i-delete ko dito sa gallery ko. Memories din namin ito mga ka-love at gusto kong i-share sa inyo. At dahil nga ni laging full storage tayo at kailangan ko nang mag-delete ng mga videos dito sa gallery ko. Mahilig kasi akong mag-keep ng mga videos mga ka-love. Kaya naman bago ko burahin ay naisipan kong gawa na lang ng voiceover. Para naman kahit papaano ay meron pa rin akong memories na mababalikan dito sa wall ko. Noong nagbakasyon nga ni kami sa Tagaytay, ay dyan kami sa Maynila nag-exit at mga 2 nights pa kaming nagtigil dyan mga ka-love. Yun kasi ang request ng aking mga anak kaya ayan pinagbigyan na rin namin at paminsan-minsan lang naman. At yan nga ni pala yung araw na kami ay pauwi na dito sa Mindoro. Maaga nga ni akong gumising para makapag-intindi sa mga oras na yan. At pagkagising ko naman ay agad kong inasikaso iring nabili namin karni kahapon. Kung mapapansin ninyo ay wala nga ni akong ginamit na sibuyas at bawang sa pagsasangkutsyan ng karne. Diningan sa kondo na tinuluyan namin sa Maynila ay napakalayo naman sa palengke. May supermarket naman sa baba ng kondo. Ang kaso mo nga ni ay napakamahal naman ang bilihin. At doon nga ni namin binili ang karne na inaluto ko. Bukod tanging bell pepper lang nga ni ang mura mga ka-love, kaya naman yun na lang ang binili namin for today's video. Para naman kahit papaano ay meron pa rin kulay itong karne na inaluto natin mga ka-love. Pork adobo steak nga ni ang inaluto ko for today's video. Yan nga ni ang aming inalmusal at yan din pala ang aming pantanghalian kapag nasa barko na kami. Mas minabuti naming magbaon na lang ng pantanghalian at mahal nga ni ang bilihin kapag nasa barko na mga ka-love. At dahil halos 5 days nga ni tayong nasa bakasyon at naubos na ang budget natin for today's video. Kaya naman for the tipid ang person mga ka-love. Napakahirap talagang manirahan dito sa Maynila. Lahat ng kilos mo kailangan meron kang pera mga ka-love. Lalo na at wala kang kamag-anak dito na pwede mong lapitan kapag nagigipit ka. Kaya naman mas gugustuhin ko pang manirahan sa probinsya mga ka-love. Pero hindi rin naman natin masasabi mga ka-love. Malay mo pala rin tayo at bigyan tayo ni Lord ng magandang oportunidad na alam mong makakabuti din sa atin ay why not, di ba mga ka-love? Kaya naman napakahirap pa rin magbitaw ng salita mga ka-love. Pero syempre kailangan pa rin kumilos at magsipag at sa tulong ng Diyos ay makakamit din natin ang ating pangarap mga ka-love. Kaya naman sa katulad kong patuloy pa rin nangangarap ay huwag kayong sumuko mga ka-love. Dahil darating ang araw na magbubunga din lahat itong mga ginagawa natin mga ka-love. Ipagpatuloy lang natin at huwag tayong sumuko. Dahil tanging sarili lang natin ang makakatulong sa atin mga ka-love. Basta tuloy-tuloy lang at magtiwala tayo sa sarili natin na kaya din natin gawin yung mga kayang gawin ng iba. Lalo na yung mga may narating na. Kayang-kaya din natin yun mga ka-love. Laban lang. Kahit nga ni pamilya natin mga ka-love. Hindi naman lahat sila ay nakasuporta sa atin. Yung iba nga ni dyan ay pag-uusapan ka pa at pagtatawanan dahil nga ni wala silang bilib sa iyo. At makakatanggap ka lang ng suporta sa kanila kapag nakita na nila na ikaw ay naging successful na mga ka-love. Kaya naman huwag tayong sumuko at magpatuloy pa rin tayo sa pangarap natin. At napapasarap at napapahaba na nga niya ang ating kwentuhan nang hindi ko namamalayan na malapit na palang maluto itong karne. Nailagay ko na rin nga ni pala ang bell pepper dyan mga ka-love. Medyo apaigahin ko nga ni muna iyaan at dyan pa ako makuha na nga ulamin namin sa baon namin para sa aming pananghalian. At talaga naman kahit kulang yan sa mga rekado ay pwede ring panlaban mga ka-love. Amoy pa lang ulam na. At makalipas ang ilang minuto ay eto na, luto na nga ni palaya ang ating pork adobo steak mga ka-love. At sa mga pagkakataong yaan ay nakakain na rin kami ng aming almusal at naihanda ko na rin pala ang aming baon para sa aming pananghalian sa barko mga ka-love. Diyan ko na nga ibinalot sa plastic para naman hindi masyadong hassle mga ka-love. And fast forward at kami nga na ipaalis na din sa kondo na tinuluyan namin. For today's video ay wala na nga ni tayong service at nga ni yung aming kaibigan ay nakauwi na mga ka-love. Taga Dinila ang nga ni siya sa Maynila kaya naman for the commute na naman ang person for today's video. Kaya ayan, hindi na libre ang ating pamasahe for today's video. And fast forward at kami nga na ay nasa Batangas Port na. Nagamadali na nga ni kami dyan at paalis na yung barko na asakyan namin. At pagkarating nga ni namin din sa barko ay agad naman kaming pumunta din sa kantin at kami ay kumain ng aming tanghalian. Lampas alas dos na nga ni dyan kaya naman kami ay gutom na mga ka-love. Meron din nga ni pala kami nilagang itlog na paboritong paborito naming baonin tuwing kami ay maluwas mga ka-love. At pagkatapos naming mananghalian ay din na rin kami nagtigil sa kantin dahil nga ni puno at maraming pasahero yung barko na nasakyan namin. At dahil nga ni buong biyahe namin ay din na kami sa kantin nagtigil kaya naman hindi namin namalaya na kami pala
pala ay nandini na sa Calapan Port. Ang buong akala nga ni namin, kami ay nasa Laot pa. Pero maya-maya ay sabi ng aking darling, ay kami daw ay gumayak na at kami daw ay nasa Calapan Pier na. Kaya naman agad din kaming gumayak at paglabas nga ni namin, ay nandini na nga ni kami mga kalaw. Lampas alas dos lang nga ni ng hapon nang umalis kami sa Batangas Pier mga kalaw. At pagdating naman namin din sa Calapan Pier ay eto at palubog na rin ang araw mga kalaw. Sa mga pagkakataong yan ay kami nga ay nakalabas na at kami nag-aabang na laang din sa may gilid ng barko. At nag-aantay na laang nga ni kami na magpababa sila ng pasahero. Medyo natagalan nga ni kami bumaba dyan at inuna muna nilang pababain yung mga may dalang sasakyan. And fast forward at kami nga ay nakababa na ng barko. Halos palubog na nga ang araw bago kami nakababa mga kalaw. At dahil commute laang nga ni kami for today's video, kaya ayan kami ay nagamadali na papunta sa terminal ng van. Madami kasing pasahero ngayon at baka wala na rin tayong masakyan mga kalaw. Ay siya, hanggang dito na lang muna mga kalaw at kami ay maghahanap pa ng aming sasakyan. And that's all for today's video. Thank you for watching. God bless us all. Bye-bye.